balitang kinalap at pinagit ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Maedad nga hapon sa mga Aklanon, maayong hapon sa mga taga Cebu at Davao. Mayap agat panapon sa mga Kapampangan at Diyos na Bugaknaw sa mga Ibanag. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan. Hatid ng ating mga Agila correspondents sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ating headlines. Task Force ASF ng Pinamalayan Oriental Mindoro ipinagbabawal ang pagpasok at pagbebenta ng mga karne ng baboy at mga pork products na galing sa ibang probinsya para mapigilan ang pagpasok ng ASF. Anim na barangay sa Marabelles, Bataan sinalanta ng storm surge. Pitong bahay at isang mosque tinupok ng apoy sa nangyaring sunog sa San Antonio, Zambales. Barangay Cleanup Drive na Iglesia ni Cristo sa San Francisco, Bulacan, Bulacan na matagumpay na naisagawa. Task Force ASF Pinamalayan Oriental Mindoro nagpulong para ipatupad Executive Order 200 at iba pang guidelines ng provincial government para pigilan ang pagbebenta at pag-recall ng mga produkto mula sa baboy na may ASF. May report si Mario Florencondia. Nagbalangkas ng mga patakaran ng Task Force ASF sa bayan ng Pinamalayan na kinabibilangan ng Mago Officer sa pangunguna ni Danny Villacruces, Police Captain Edwin Balyarba ng Kapulisan, Amy Perez ng Pinamalayan Public Market Office at Alan Ansaldo ng Slaughter Veterinary Office para ipatupad ang Executive Order 200 at iba pang guidelines mula sa provincial government na kung saan ipinagbabawal ang pagbibenta, pagtatransport ng mga produkto na gawa sa baboy katulad ng tusino, langgunisa at marami pang iba na galing ibang probinsya gaya sa Batangas, Laguna, Bulacan at Pampanga at iba pang lugar na tinukoy sa nasabing pagpupulong, gayon din ang mga produkto mula sa ibang bansa para ibenta o dalhin sa lalawigan ng Oriental Mindoro na kinakitaan ng African Swine Fever. Tinukoy din ang ilang produktong nasa merkado na na may ASF mula pa noong buwan ng Agosto taong kasalukuyan. Ito ay ang siopaw, siomay, lumpiang Shanghai, ham at marami pang iba. Tagal ng issue na siguro man during our AIP, siguro daw parang nagpre-prayer siya or nagsisit siya na assistant sa task force, now na meron na raw creation ng task force, sana daw naman maging applicable na doon sa kanyang request yung mga pagkasunduan sa nasabing task force ASF. Una, ipatawag ang lahat ng mga retailer na nagbibenta ng mga produktong nabanggit upang ipalam at iparecall sa mga retailers ang produktong gawa sa baboy na may ASF. Pangalawa, araw-araw na paglalagay ng checkpoint upang pigilan ang pagpasok ng mga produkto sa bayan ng Pinamalayan at sa buong lalawigan sa tulong ng kapulisan, Mago, Veterinary Office at Coast Guard. Okay, ganami. Or kung gusto nila kumuha ng kopya, titigyan natin para kung lahat na nasabihan natin through checkpoint, alam na nila na bawal. Kukumpiska hindi ng mga produkto na nasa merkado sa tulong ng DTI kasama ang Task Force ASF at Kapulisan. Nanawagan naman ang Mago Officer na umiwas na ang mga tao sa pagbili at pagtangkilik sa mga tinukoy na produkto para na rin sa kaligtasan ng kanilang kalusugan. Nakikiusap po sa publiko na iwasan ng bumili ng mga produkto na gawa sa baboy na nanggaling po sa ibang lugar. Mula sa Oriental Mindoro para sa Eagle News, Mario Florencondia, I am one with 25. Storm surge sa 6 na barangay nag-iwan ng malaking pinsala sa Marabelles, Bataan. May detalye si Larry Biscocho. Nag-iwan ng malaking pinsala sa mga mangingisda ang patuloy na pananalasa ng storm surge sa 6 na barangay dito sa bayan ng Marabelles, Bataan, partikular na sa barangay Balon Anito at barangay Biaan. Magdamag na nakamonitor o binabantayan ng Municipal Disaster, Philippine Coast Guard, PNP Marabelles, Mayor's Office, mga barangay official, MSWD at Public Safety Office, ang barangay Porto Aplaya sa barangay Balon Anito at barangay Biaan na lubhang na pinsala ng malalaking alon o storm surge at nasa mahigit 30 bangka na ang nawasak o nasira ng magdamag na
storm surge at nasa 7 bahay na rin ang nawasak bagamat walang ulan o hangin na nararanasan ng bayan ng Maribeles sa buong magdamag. Subalit, nag-iwan ito ng malaking pinsala sa mga bangka ng mga mangingisda. Nasa mahigit 500 individual naman ang lumikas sa mga evacuation center at mga kaanak ng mga nakatira malapit sa mga coastal area. Kasalukuyan naman nagsasagawa ng relief operation ang lokal na pamahalaan ng Maribeles at MSWD at mga barangay opisyal. Meron na rin mga non-government organization na kusang nagdadala ng mga pagkain para sa mga nasalanta ng storm surge sa mga barangay. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin humuhupa ang malalaking alon sa karagatan na labis na nagdudulot ng pangamba sa mga nakatira sa mga coastal area, lalo na sa mga mangingisda, at pilit nilang isinasalba ang kanilang mga bangka. Mula dito sa Bataan, para sa Eagle News, Larry Biscocho, I'm 1 with 25. Pideya naglunsad ng upland kalasag sa Calabayog City na dinaluhan ng mga lokal na opisyal ng lalawigan. Ma-report si Miriam Timan. Ipinagdiriwang ang Drug Abuse Prevention and Control Week ng Balay Silangan sa Barangay San Policarpo, Calabayog City, Samar. Ito ay sinimulan ng isang motorcade at pinangunahan ng Calabayog LGU, City Drug Abuse Prevention and Rehabilitation Office, sa pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 8, PNP at DILG. Dumalo sa nasabing aktibidad sina City Mayor Ronaldo P. Aquino, Dr. Teodoro Fortaleza ng SIDAPRO, City Councilor Marshall P. Aquino, Chairperson ng Committee on Drugs, Councilor Charlie Conejos, Representative ni Congressman Edgar Mary Sarmiento, Police Lieutenant Colonel Joel Kawilan Garcia at Maria Rea Cominong ng PDEA 8. Kaugnay dito, inilunsad naman ang bagong programa ng PDEA, ang Upland Kalasag. Bahagi din ng programa ang pagbibigay ng lektura kaugnay sa drug concealment at drug route. Ang Upland Kalasag ay para itaguyod ang drug free sa mga hotels, bars, restaurants, condominiums, subdivision at warehouses. Tinalakay naman ni Dr. Fortaleza ang ordinansa ng lokal na pamahalaan kaugnay dito kung saan magsasagawa ng mandato at random drug test sa mga city officials, empleyado at may kaparusahan sa paglabag dito. Layunin din ng LGU na ang drug test ay maging bahagi ng requirements ng mga kumpanya sa kanilang mga aplikante sa mga kumukuha ng business permits at iba pang institusyon o organisasyon. Samantala, nagpapasalamat ang PDEA 8 sa suporta ng lokal na pamahalaan sa liderato ni Aquino sa mga isinasagawang programa ng kanilang ahensya laban sa droga. Mula dito sa Calabayog City, para sa Eagle News, Miriam Timan, I am 1 with 25. High Yielding Technology Adoption o HYTA Seeds Distribution, matagumpay na isinagawa sa Natividad Nueva Ecija. May report si Edmond Japones. Bilang tugon sa panawagan ng pamahalaan na linisin at ayusin, isinagawa ang High Yielding Technology Adoption, HYTA, Seed Distribution sa bayan ng General Mamerto, Natividad, Nueva Ecija. Pinangunahan ni Punong Bayan Anita M. Arosena ang nasabing HYTA Seed Distribution. Ayon sa Punong Bayan, ito ay mula sa National Program na nagsisilbing isang ayuda sa mga magsasaka sa bayan ng General Natividad. Ang limang unang batch na barangay na nakatanggap ng binhi na SL8 hybrid ay ang Barangay Burol, Sapang Bato, Kabulihan, Platero at Barangay Bravo. Sa kabuuan, naging maayos naman ang naging aktibidad sa bayang ito. Mula dito sa bayan ng General Mamerto, Natividad, Nueva Ecija, ako si Edmond Japones, para sa Eagle News, I am 1 with 25. Unang anibersaryo ng Binian City Development Center kasama ang PWD naging matagumpay. Ma-report si Antonio Lagunoy Jr. Matagumpay na naisagawa ang pagdiriwang ng unang anibersaryo ng Binian City Development Center o BCDC na pinangunahan ng Head ng Gender and Development Office, Ginang Lourdes Dimagila, na nagbigay ng kasayahan sa mga batang people with disability o PWD at binigyan ito ng pagkilala ang mga nag-aruga sa 27 batang may kapansanan
sa pakikipagtulungan ni Mr. Alexander Rex Arce, Director for Clinical Practice, at ni Ms. Oleikas Badillo, Head ng City Social Welfare and Development Office. Makikita ang sobrang kasiyahan ng mga magulang sa mga batang PWD sa mga ginawang programa ng lokal na pamahalaan ng Binion City. Dahilan sa malaki ang pinagbago ng kanilang mga anak. Natuto silang makisalamuha sa ibang tao. Ayon kay Ginang Dimagila ay simula pa lang ito ng programa at magpapatuloy silang tutulong sa mga batang PWD na walang kakayahang makapag-aral sa mga pribadong paaralan para sa kanila. Pangunahing layunin nito na bigyan ng kasiyahan at kalaman ang mga may kapansanan at bigyan sila ng patnubay at halaga sa kinagagalawan nila sa ating lipunan. Bukod pa dito, sila ang may karapatang na matuto at linangin ang kanilang natatagong talento. Mula sa Laguna, kasama si Bayani Yesma para sa Eagle News, Antonio Laguna Jr., We Are One with 25. Ay iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Ben Bernaldez at araw-araw tayong magkasama sa Eagle News International Filipino Edition. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Landmarks, Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Natupok ng apoy ang 7 bahay at kabilang ang mosque ng mga Muslim sa Barangay Burgo, San Antonio, Zambales. May detalye si Christian Pamintuan. Natupok ng sunog ang 7 bahay at kabilang ang mosque ng mga Muslim sa Barangay Burgo, San Antonio, Zambales. Umaga, sumiklab ang sunog sa mismong mosque ng mga Muslim. Dahil magkakatabi ang mga bahay, ito rito ang malubhang natupok kabilang ang mga paninda ng mga nasunugan. Agad namang rumesponde ang BFP sa pangunguna ng kanilang hepe na si SPO2 Ramon Gutierrez. Ang sunog ay umabot sa unang alarma at naapula ang apoy pagkatapos ng 2 oras. Ayon kay PO3 Sherwin John Liwag, team leader ng grupo, under investigation pa rin kung ano ang pinagmulan ng sunog. Para sa Eagle News, ako si Christian Pamintuan, I am one with 25. 3 arestado matapos pagnakawan ng isang lending company agent sa Danau, Bohol. Nakuha sa mga sospek isang baril at mga bala nito at isang motorsiklo. Ma-report si Alibet Rosales. Huli ang 3 hinihinalang suspek sa magkaibang hot pursuit operation ng Danau Police matapos ang sumbong ng robbery ilang araw nang nakaraan sa isang lending company agent sa Barangay Taming sa bayan ng Danau, Bohol. Batay sa investigasyon, pasado alas 11 ng umaga noong November 7, pinagnakawan ng 3 suspect ang sinasabing agent na nakaschedule ng mangolekta sa naturang barangay na agad namang nakatakas matapos ang insidente. Dagdag pa, nakuha ng mga otoridad ang pagkakakilala ng mga suspect base sa mga salaysay ng mga nakasaksi. Dahil dito agad isinagawa ang hot pursuit operation sa pangunguna ni Police Captain Rex Medrano Ibanez at nahuli ang suspect na kinilalang isang Robens Misa Celis, 23 anyos, sa sitio Malinaw, Untaga, sa bayan ng Alicia at sinasabing nanutok ng baril sa biktima. Umami naman ang naturang suspect at itinuro ang pagkakakilanla ng 2 kasamahan nito. Isa sa mga suspect na kinilalang isang Marjon Rendon Misa, 35 anyos, at nagsilbing lookout ng grupo sa pagnanakaw ay naaresto sa Buho, San Jose, Inabanga sa araw ding iyon. Bandang alauna ng tanghali ay nahuli sa sariling pamamahay sa Nahawan, bayan ng Clarín, ang 3 suspect at itinuturong tumangay sa pera mula sa biktima ang suspect na kinilalang isang Mark John Antonio de la Torre Ramos. Nakuha naman mula kay Ramos ang isang caliber 45 pistol at mga bala nito at isang motorsiklo. Sa ngayon ay nakadetain na ang mga suspect sa Danau Lockup Jail at kakaharapin ang kasong robbery with violence against or intimidation of persons. Mula dito sa Bohol, para sa Eagle News, Ali Rosales, I am one with 25. Tanod ng barangay patay matapos barilin sa loob ng kanyang bahay. May detalye si Rooney June Otero.
Patay ang isang miyembro ng barangay Tanod na barangay Applaya, Digo City matapos itong barilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa loob ng kanilang bahay sa barangay Applaya, Digo City pasado alas 5 ng hapon kahapon. Kinilala ng Digo City Police Office ang biktima na si Julius Racasa Jacosalem, 47 taong gulang, sa barangay Tanod at residente sa nasabing lugar. Sa ipinilabas ng impormasyon ng Digo City Police Office sa pamamagitan ni Police Lieutenant Colonel Ernesto Castillo, hepe ng Digo City Police Office, na kasalukuyang kumakain lamang ang biktima sa loob ng kanilang tahanan nang bigla umanong pumasok ang salarin at binaril ang biktima 2 beses na tinamaan sa kanyang kamay na tumagos sa kanyang tiyan at kanyang kaliwang bahagi ng ulo na naghatid sa kanyang kamatayan. Agad namang tumakas ang suspect sakay sa isang Honda XRM na motorsiklo kulay itim at dumiretso sa papuntang norte ng bahagi ng nasabing barangay. Nagsasagawa na ng malalimang imbestigasyon ng kapulisan upang malaman ang motibo ng pamamaril at hot pursuit operation sa posibilidad na mahuli ang nasabing suspect. Mula rito sa Davao del Sur para sa Eagle News, Ronaldo Otero, I am 1 with 25. Sugat ang sundalo, binigyan ng medalya ng acting commander ng 1st Infantry Tabak Division sa Pulacan, Sambuanga del Sur. May detalye si Eric Pachillier. Pinagkalooban ng parangal o medalya ang 2 sugatang sundalo sa mismong ospital ng 1st Infantry Tabak Division sa Camp Sangan, Upper Pulacan, Labangan, Sambuanga del Sur. Matatandaan sa nangyaring inkwentro ng mga kasundaluan laban sa mga rebelde noong Oktubre 30 sa taong ito sa may lalod Don Victoriano Chongbian, Misamis Occidental, na umabot pa ng ilang minutong palitan ng putok na ikinasugat ng 2 magigiting na sundalo. Iginawad ang medalya sa mga sundalo ng acting commander ng nabanggit na division na si Brigadier General Bagnos Gailan Jr., bagay na ikinagagalak naman ng mga sugatan. Ayon pa sa commander na patuloy pa anyang susuportaan ang programa ng gobyerno na tuldukan na ang mga di magandang gawain ng mga rebelde para na rin sa kapayapaan ng buong rehiyon. Para sa Eagle News, Eric Bachelier, I am 1 with 25. Ay, iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Events happen around us all the time. In our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Municipal Children's Congress masayang ipinagdiwang sa bayan ng Botolan. May report si Sunstar Araupto. Bilang pakikiisa sa 27th National Children's Month na may temang karapatang pambata, patuloy na pahalagahan at gampanan tungo sa magandang kinabukasan, ay masayang ipinagdiwang sa Botolan People's Plaza ang programang Municipal Children's Congress na nilahukan ng mga bata sa iba't ibang daycare school sa bayan ng Botolan. Sa pangunguna ni Vice Mayor Doris Ladines, kasama ang Municipal Social and Development Office, ay muling ipinalala sa mga magulang ang mga karapatan at kahalagahan ng mga bata sa ating lipunan at ang kanilang ambag sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Tampok sa programa ang mga paligsahan tulad ng solo singing category, calisthenics category, copy and color at poem reciting. Nagkaroon rin ng presentation ang bawat Baker School na talaga namang nagdulot ng kasiyahan sa mga bata sa bayan ng Botolan. Ayon rin sa mga magulang ay napakagandang pagkakataon nito para sa kanilang mga anak upang mahubog ang kanilang confidence at maipakita ang kanilang mga talento. Pagkakataon rin daw ito na sila ay magkaroon ng mga bagong kaibigan at kakilala. Mula rito sa Botolan, Zambales, para sa Eagle News, Sean Star, I am 1 with 25. Mga pamilyang nasunugan sa San Pedro, Bulacan, binigyan ng tulong ni Senador Bongo. Aktor na sina Robin Padilla at Philip Salvador sumama rin para magbigay ng ayuda sa mga biktima. Si EBC Laguna correspondent Bayani Yasma sa report.
Nasa 167 pamilya ang nawalan ng tahanan sa naganap na sunog sa Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna, ang pinagkalooban ng tulong ng pamahalaan. Sa pagbisita rito ni Senador Bongo, binigyan ng pinansyal na tulong ang mga biktima sa sitio lubugan sa nasabing barangay para makapagpatuloy sila ng sampansamantalang matutuloyan. Ang iba naman ay para magkaroon ng pamasahe pauwi sa kanilang probinsya matapos mawala ng tahanan. Ayon sa senador, ginawa niya ang pagtulong bilang pagtupad sa kaniyang mga pangako na ayudan ang mga biktima ng trahedya sa bansa at katulad ng nangyaring sunog. Sumama naman sa pagbibigay ng tulong ang aktor na sina Robin Padilla at Philip Salvador. Samantalang nakisalo rin ang senador at ang dalawang aktor sa isinagawang boodle fight o salo-salo na pinangunahan naman ni Mayor Lourdes Tatakis. Samantala, dalawang bahay ang nasunog sa Barangay San Vicente, San Pedro City, Laguna. Pawang gawa sa light materials ang mga nasunog na bahay. Wala namang nasaktan sa natulang insidente. Mula rito sa lalawigan ng Laguna, para sa Eagle News, kasama si Antonio Laguna Jr., ako si Bayani Esma, we are one with 25. Barangay Cleanup Drive na idolasya ni Cristo matagumpay na naisagawa sa San Francisco, Bulacan, Bulacan. May report si Dan Mauricio Clasho. Ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa lokal ng San Francisco ay muling nagsagawa ng cleanup drive sa barangay San Francisco sa bayan ng Bulacan-Bulacan naman sila naglinis ngayon. Ayon sa disenado ng lokal na si kapatid ni Edwin Valdez, ito ay bilang bahagi ng pagtugon ng Iglesia ni Cristo sa utos ng ating Panginoong Diyos na tumulong sa kapwa. Sinimula ng nasabing aktibidad ng umaga, ito ay niluhukan ng mga may tungkulin at kaanib sa Iglesia ni Cristo sa nabanggit na lokal. Masayang-masaya ang lahat na lumuhok sa kanilang Ginoong pakikipagkaisa sa aktibidad na ito. Mula sa Bulacan-Bulacan, Dan Mauricio Clasho para sa Eagle News, I am one with 25. First Provincial Mobile Force Company nagsagawa ng cleanup drive sa Kamiling, Tarlac. May report si Asir Bulanadi. Bilang tugon sa panawagan ng pamahalaan na linisin at ayusin ang mga lansangan sa bawat komunidad at bilang bahagi pa rin ng programa ng kapulisan na PMP Patrol Plan 2030, nagsagawa ng cleanup drive ang mga tauhan ng 1st PMFC TPPO o Provincial Mobile Force Company ng Tarlac Police Provincial Office sa bayan ng Kabiling Tarlac. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng First Commander ng 1st PMC na si Major Lohio Lamki III kasama ng kanyang mga tauhan. Gamit ang mga panlinisin, mula nilang linisin at ayusin ang loob ng kanilang kampo, kanilang inuna ang mga masusukal na lugar at inalis ang mga bagay na pinamumugar ng mga lamok na pinanggagalingan ng sakit na dengue. Nang makatapos sila sa loob ng kampo, kanilang sunod na nilinis ang highway na nag-uugnay sa mga bayan na Kamiling at Mayantok sa labas ng kampo. Ayon kay Major Lamki, ang kanilang ginawang cleanup drive ay bilang pagpapakita ng mabuting halimbawa sa mga mamayan para manatili ang kalinisan at kaisaan sa kanilang mga pamayanan. Mula sa lalawigan ng Tarlac, with June Santiago, Asir Bulanadi, AM1, with 25. At yan ang balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila probinsya ay mapapanood din ng live sa www.eaglenews.ph mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5:30 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kong i-report sa inyong probinsya, maaaring mag-email sa agilaprobinsya25@gmail.com. Ako po si Cristel Pisalbon and I am one with 25.